Ang ibig sabihin, kapatid na Yosel, ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma, 3:31. Basahin natin para po malaman ng lahat kung ano ba yung nakasulat dyan. Arito po, 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yan. Eh, maliwanag naman. Hindi sa winawalang kabuluhan, kundi pinagtitibay. Eh, ang dahilan po nun, dahil nga po, kung ipaliwanag ng Biblia, ang kautusan na tinuturing ni Apostol Pablo, yung kautusan nung una pa na ibinigay sa Israel lamang para sa kanila. Mm-hmm. Dumating yung panahong Kristiyano, may mga nanunumbat kay Apostol Pablo na gaya ng sinasabi na pinawawalang kabuluhan yung kautusan na yun. Hindi naman gayon talaga ang ibig sabihin, kundi nilinaw niya, pinagtitibay. Bakit pinagtitibay? Kasi nga, kung ipaliwanag ng Biblia, basahin na rin natin. Mm-hmm. Sa Hebreo 8:7, subaybayan nyo mga kaibigan ang paliwanag mismo ng Biblia. Sapagkat kung ang unang tipangyaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. No, yan. Mm-hmm. Tuloy natin. 9:9 naman, Hebreo pa rin. Nayaw'y isang taninhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Jis, palibasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Oh, yun yung tinutukoy. Nilinaw ni Apostol Pablo ang 10 utos, yung kautosang umiral lang una, pinagtitibay dahil nga kung yun lang ang aasahan natin hanggang sa ating panahon, hindi magpapasakdal yan. Di ba alam natin, hindi lang ang pinag-uusapan sa ating panahon, yung tungkol sa pagkain, kundi ang tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan ng usapan, hindi po sapat yung 10 utos. Kundi dahil sa kakulangan niya, inihanap ng kukumpleto sa kanya. Mm-hmm. Hindi pwedeng makarating tayo sa hinahangad nating kaligtasan kung ang magiging pamantayan lamang ng ating paggawa ay yung 10 utos. Opo. Yung argumento kasi nung mga Hudyo na ipinaparatang kay Pablo, mm-hmm. Kuyata Pablo, hinahayaan mo nang magkasalan tao. Kasi parang sinasabi, walang kabuluhan, huwag na nating sundin yan, huwag kang papatay. Parang tinuturuan mo nga naman yung tao na pumatay. Mm-hmm. Wala na eh, wala nang kabuluhan eh. Pero kinilaro ni Apostol Pablo din sa kanyang mga pahayag na ito sa pamamagitan liham nga niya sa mga kapatid. Walang iniwan yan doon sa mga argumento ng mga nakakausap natin na kung pinalipas na yung 10 utos, di pwede nang pumatay. Opo. Ay, hindi po. Uh-huh. Kasi mahalagang utos yun. Pero hindi pwedeng yung paraan kung paano mo sinusunod yun ng una, maging gayon pa rin ngayon. Kailangan mas mataas ang antas. Paano? Dati talaga, hanggat hindi mo napapatay, kahit nabugbog mo, kahit minura mo ang tao, hindi ka nagkakasala dun sa utos na huwag kang papatay. Mm-hmm. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, nung dumating siya, murahin mo lang ang iyong kapwa, gaya ng nagkakasala ka. Opo. At ika nga, hindi yan yung ika magpapakumpleto sa iyong pagkatao, spirituality mo kulang. Opo. Para napakadaling gumawa ng kasalanan noon na hindi mabibilang na kasalanan yung iba dahil nga yun lang. Dahil ang utos lang, huwag kang papatay. Mm-hmm. Ang utos ngayon, ibigin mo ang iyong kapwa. O sige nga, kung mahal mo ang iyong kapwa, papatayin mo ba? Ayun yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi sa winalang kabuluhan, pinagtibay pa nga po. Pero hindi maaari na dyan lang tayo nakabase. Opo. Dahil kung yan lang ang magiging panuntunan natin, malinaw, hindi tayo magiging sakdal. Mm-hmm. Hindi tayo magiging karapat-dapat
sa pangakong kaligtasan. Kaya yung ay, magandang termino nyo, ito yung panuntunan. Kaya ito sa batas ng tao eh. Opo. Kaya may nakitang kahinaan ng isang batas. Pag nakita ng mga mambabatas, pupunan nila yan eh. Ika nga, tatakpan yung butas sa batas para hiwala ng lusot ang kriminal. Ika nga. Mm-hmm. Yun din po yung senaryo dito. Hindi sa pinapayagan ng pumatay, pinapayagan ng magnakaw. Hindi po ganun. In-establish sa pinalakas yung unang sinampalatayanan na yun na sampung utos. Opo. So, again, hindi po argumento yan na parang walang hindi na makabuluhan yung mga o lisensya na pwede na, lifted na yung bawal. Pwede na, it's free for all. Hindi po, mga kaibigan. Ito'y klarong sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Opo. Salamat po.